Estige. We have 38 minutes after the hour of 9 o'clock. Wonderful evening of Thursday. Medyo ano lang ako, medyo ngarag lang ang lolo ninyo. Huwag na kayong ano ha, magtampo kung hindi ako nakapagsaloobin kanina. Oh. Alam ko namang loves niyo ako pero ano yun lang ha, medyo ano lang. Galing sa band rehearsal. Ah, singer! Anyways, good evening po sa inyo lahat, mga bangga. Sa inyo mga talapitan sa programang Papa Jackson's Hello. Ayan ha, Papa Jackson's Hello ang inyong lingkod. At sama-sama hanggang alauna na madaling araw. Ha, hanggang alauna ng madaling araw. Sabi ni Virgo Vidal yun, no? Hindi pa ako nag-shower, live na pala. Anong kinalaman ng shower? Hindi ka makakanood. Oo, oh, nahihim mo yung nood kaysa shower. Hindi naman nakakalungkot ang baho, di ba? Ay, naka. Panggamalaga na, maligayang gabi po ng Thursday sa inyo lahat. Kamusta ang inyong linggo? Matapos na naman linggo, no? Ilang araw na lang at Christmas na, oh, di ba? Oh. Burr na eh. Hindi bear ha, burr. Burr. Ilocano ako eh, burr na, burr. Burr months na, oh. At sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sa kanilang mga talapitan, sa kanilang mga sakyan, ingat, ingat sa inyong biyahe sa mampupunta. Magandang evening sa inyo lahat, ha? Oh. May caller tayo. Gawin na natin kagad ito para hindi magantay na matagal. Si, Shella ng USA. Pili ko nakatawag na itong nakaraan, no? Shella? Hello po. Nakatawag ka na, di ba? Hindi po. Ah, first time mo. Para may tawag kasi last time, Shella, din. Narinig mo yon? Hindi po. Ano ba yan? Hindi ka nakikinig. Sorry po. Hi, Shella. Good evening. Good evening po. Nasa Amerika ka daw? Opo. Kailan ka pa nandyan? Sa Montreal. Montreal, Canada? Meron na pong saan na Montreal? Montreal, Quebec po. Canada? Di ba Canada yan? Quebec? Opo. Penda, bakit USA to? Canada yan, Canada. Canada po. Mm-hmm. Anong salita nyo dyan, ma'am? French? Hindi po. Marunong ka mag-French? English din po. Ah, English. Hindi po. Yung mga anak ko po marunong. Ah, talaga. Kailan ka pa nandyan, ma'am? Mga 20 years po. Ang tagal na. Kailan ka uling umuwi dito? Maybe 15 years ago. Anay! Ibig sabihin, ano ma'am, tawag nito, ginagawa pa lang ang MOA noon. Tama ba ako? Siguro po, opo, tama. May mawa na ba nun? Wala pa yata. Wala pa po. Wala pa, di ba? Pa lang po, nang umuwi po ako. Iba pa itsura ng ano nun, ng Mega Mall. Iba pa itsura ng SM North Edsa nun. Hindi ko po alam kung anong itsura na ngayon. Maganda na po, di ba? Kasi ang dati Mega Mall, parang malaking dalawang box lang na triangle, no? Ngayon, ang ganda na po ng Mega Mall. Well, kung ano, kung makikita before tsaka after. Taga-saan ka po sa Pilipinas, ma'am? Sige po. Magpa-plano po ako umuwi. Sige, dala-daan ka po sa booth, ha? Taga-saan ka po sa Pilipinas, ma'am? Taga-Baguio po. Ah, Baguio. O, sige, magkwento. Ano pa magliligo ko sa inyo? I-share lang po sana ako kasi, ano po, meron po akong 2 kids and husband. So, ang story ko po is, first, okay naman po kami. And then until, actually, I'm like 25 years married na po. Tapos, yun, nung una po, okay naman, masaya naman po kami. And then, until after 10 years po,
parang medyo na-feel ko po na naging parang gusto niya po ulit pumalik sa pagkabinata. Paano? Paano pong... Ganun katagal na magkasama? 25 years na po. So ano po, yung 10 years na sa Pilipinas kayo? Opo. Kami po ng 5 years. Hmm. So altogether, we're together like 30 years na po. Matagal na. O, sige ma'am. Sige ma'am, for opo, ano, 3 decades na kayo magkasama. Ano? Ilan anak nyo? Dalawa po. Ilan taon na yung panganay, mami? 20. Matagal mo. Sige. Sabi mo, parang naramdaman mo gusto niyong bumalik sa pagkabinata. Bakit? Ano pong ginagawa niya? Ano po, nahuli ko po siya na nakikipag-chat on cam. Video call? Opo. Hindi ko po kilala kung sino yun. So, nagulat siya, nahuli ko siya. Paano po nahuli mo na video call? Ano pong ginagawa niya sa video call? May malaswa siyang ginagawa? Wala po, pero kausap niya lang. Tapos, pumapasok po ako nun kasi sa work. Pag day off siya, ang kasama niya po. Siyempre, wala naman pong ibang maiiwanan dahil nasa ibang bansa kami. So, pagka day off po ako, kasama ko po yung anak ko. Okay. Kasi pa lang po yung anak namin noon. Uh-huh. Tapos, and then, pagka siya naman po yung may pasok, pag ako naman po yung nasa work, siya naman po yung day off. Siyempre po, para mag-look after po sa anak namin. Okay, okay. So, yun po, ang nangyayari po, pag nasa work ako, ginagawa niya po dun sa anak ko, pinapapunta niya po, pinapastay niya po sa kwarto. Okay. The moment na umalis po ako. And then, nandun po siya sa living room. Tapos yung anak ko po, nandun lang sa room niya. Sige. Sinapwento po sa akin ng anak ko pagdating. Okay. Mami, how did you know that he is chatting with or doing video call with another girl? Nakita ko nga po sa kasinusumbo ng anak ko. Okay. Kinumpronta mo na siya. Opo. Until nga one day po, nahuli ko nga siya na actual, nung nakita ko po. Wala naman silang ginagawa, walang pinapakitang bahagi ng katawan. Wala naman po. Hindi, tinatanong ko lang kasi normally yan ang gawain ng iba. Dami nang lumabas na scandal dyan, di ba? Tapos. Opo, wala naman po. Nag-uusap lang naman po. Anong paliwanag po niya? Random lang daw po na nag-pop-in. Random na nagpa-pin? Saan? Facebook? Skype? Di ba po? Pwede ba yun? Pwede ba makipagkwentuhan? Pwede ba makipagkwentuhan ka ng no, ano? No, I don't think so. Tama, di ba? Kasi kung hindi niya siya i-accept, hindi siya papasok. Tsaka hindi ka na makikipag-video call sa taong hindi mo kilala eh. Correct. Di ba? Ba't mo gagawin yun? Correct. So yun po, kanang paranta ko po siya. Pero nag-deny siya. Okay. So hinayaan ko lang. Yung po bang kakwentuhan niya, ma'am? Ano ay tawag nito? Ay matanda na, bata, paano? Bata po sa kanya. Ilan taon na mister niya po? 40? 45, ganun. Ilan taon yung kausap niya? And then, kausap niya, siguro I think it's 30s. Ha? 30s po. Medyo chicks po ba o hindi? Anong ibig sabihin? Hindi kasi po, ganito ano, gusto ko lang i-cover lahat ng angulo ha. Kasi po, yung pinsan ko nahuli din nakikipag-chat eh. Oo. Pero nung tinignan yung ka-chat, hindi naman pa-chicks. Nagbibenta ng second hand Louis Vuitton. Depende kung kung negosyo po ito. Pero kung hindi naman negosyo ito, may something talaga mali, no? Hindi naman, tama lang po. So hindi daw niya kilala yun at all? Hindi po. Nandidanay po siya.
Pakisabi po sa kanya, etosera siya. Correct, correct. Then, kinalampas ko po yun. Tapos, after that, nagbago naman. Ano, paano po, ano pong work niya, mami? Nag-work po ko sa isang aged care. Hindi po, siya po. Ano pong work niya? Nag-work po siya sa isang clothing. Ano po siya doon? Nag-work siya sa clothing. A clothing? Yung mga suits. Apo, ah, okay. Mga merkana po. Apo. Okay po. Ayun, tapos nung pinayaan ko lang naman po, sabi ko, at least ano lang naman yung video ko lang naman. Pero diyan nag-uumpisa yan, mami. Yung mga patikim-tikim na ganyan. Ayun na nga po, pero pinayaan ko lang po. So, later on, nahinto naman. Nahinto? Sa pagkakaalam nyo, no? Opo. So, yun po eh. Mami, may tanong ako. Paano mo nasabing nahinto? Paano mo nasabi? Hindi ko na po siya nakakita ulit. Ah, okay. Na ulit pa yun. Pa pwedeng nahinto or pa pwedeng mas naging maingat siya? Baka po. Okay. Anyways, doon tayo sa ano, sa nahinto, kasi kung naniniwala ka nahinto, it might have fixed a little problem, no? Mm-mm. Sige po. Until one day, napapansin ko po. Ang tagal-tagal niya po sa toilet. Baka po ano, hindi natunawan. Kumain ng saging, hindi makalabas. Kasi pag kumakain ng saging, ganyan din naman. 2 hours. Kami, kung 2 hours pa, dapat kinukonfine na yan, 2 oras na. Ganun po. Tsaka po, hindi lang po, ano, isang beses, isang araw. Kaya nga po, minsan sabi ko pa, ano, gusto mo ng emojum? Kasi parang, yan na yung bahay mo eh. Emojum, hello, motil, no? Mga ganun. Daya tabs. Opo. Hello po, sa mga kumakain. Hello, ha? Sorry po. Grabe tayo. Sige lang. Anyways, mami, may yung mga pagkakataon ba na he stays in the bathroom for several couple of hours. Do you try to ano to you put your ano place your ears against the door to hear whether he's talking to somebody else or not? Or wala ka sa bahay at sinumbong lang to? Nandun po ako, pero hindi ko po kinagawa. Ayoko po kasi baka po mamaya bigla niya buksan yung pintuan, makita niya po ako nakikinig. So ayaw mo rin na malaman niya na nag-iimbestiga ka and that you doubt him. Tama ba ako? Opo. Ayaw mo rin malaman opo. Niya. Opo. Bakit? Kasi po gusto ko po kung magbago siya ng kusa. Eh mami, alam mo may mga lalaki na kailangan paluin sa puwet eh. Walang halong eklat ha? May mga taong ganyan, di ba? May mga taong, alam mo naman sa mundo, may mga taong walang kusa, di ba? Eto mami, ano, don't get mad at me, ha? May mga tao po na, ano, na they're doing something that they don't know it's wrong or they're oblivious na mali. May mga tao naman, alam nilang mali, pero hindi siya sinasaway, tinutuloy nila. But I think your husband belongs to the latter category. Alam niyang mali, wala naman nakakahuli sa kanya, tinutuloy niya. Tapos nahuli ko na nga po siya minsan eh. Yun nga po, nahuli ko, eto mami ano, nagigets ka, nahuli mo minsan. He explained to you, di ba? Tama. And you did not believe yung kanyang paliwanag, right? Apo. Did you tell him that you did not believe yung paliwanag po niya o pinabayaan mo na lang? Sinabi ko po. Oh, okay. Sinabi ko po na itigil niya. Okay. Eh mami, yung he stays in the bathroom. Kasi mami, ganito yun ano. Alright. For example, never mo siyang nahuli. Mami ha. For example, never mo siyang nahuli na may ka-video call. For example, malinis ang record niya all your married life. Malinis ang record niya. And then, lately, he stays in the bathroom for a couple of hours. Wala kang issue, di ba? Kasi wala kang nahuli. Tama? Kasi ako, mami, may mga araw na 2 hours din ako sa CR. Yung manhid ng legs ko kakaupo. Pero nanonood ako ng videos. I watch video. Hindi, totoo. Yung manhid na yung mga pata mo doon ka nakaupo ka. Kung wala ka naman ng ginawa, nandun ka lang. Oo, may mga ganun. Kaya lang, mami, nagigets kita, di ba? Na
na may duda ka kasi may pinanggagalingan, tama ba? Nahuli mo siya eh, di ba? Correct. Oh. Pero pwede kasi, mami, na baka wala naman siya talagang ginagawa doon, tama? I don't think so. Oh, well mami, I'm not saying na wala siyang ginagawa. Sabi ko, pwedeng wala. Okay, sige po. Di ba, I mean, anong tawag yung benefit of the... Ano yung mami? Hindi doubt. Mali ka. Alam mo kung ano? Benefit of the daw. Daw. Okay. Oo, nagsisir okay. Daw. Okay po. Tama po kayo. Jwebs lang daw. Opo. Benefit of the daw yan, oo. Anyways, mami. Na-ebs daw. Oo, daw. Puro daw yan eh. Mami, ganito. Ulitin ko, mami ha. Kung halimbawa, tanggalin natin sa kwento na nahuli mo siyang may ka-video call at 2 hours sa CR yan. Lately ha, wala ka nahuli, mami ha. Buong-buong tiwala mo sa kanya ha. Tapos lately, nagka 2 hours sa CR. Hindi mo siya pagdududahan eh. Sabi mo lang sa kanya, oh, masakit yan mo. Tama, nang walang halong eklat. Eh, may nahuli ka. So may kadugtong, may dugtong, di ba? So daw, mami, a piece of advice for you. Simple lang naman yan, mami. Simple lang yan. Tanungin mo siya. Ano, bakit kang tagal na siya? Ano ginagawa mo? Tinanong ko po. And you will know from... Ah, tinanong mo, ano sabi niya? Sabi niya po, ano? Kanina po kasi masakit yan ko eh. Okay, paano kung totoo? Ayaw maniwala. It's almost every day. Oo, oh, yun lang. Every day, siraan dyan. Oh, baka. Balta mo yung ano, mantikang ginamit mo. Mami, ganito, nagigets kita, ano? Ganito, ano? Kasi mami, alam mo naman tayo, dito factual tayo, no? We base our whatever opinions we can give sa kwento mo. Ano, mami, no? Mm-hmm. Ayoko mang hula, ayoko dagdagan yung kwento, no? Ang tanong pero dito... Pero po pong kasanday. Ay, sorry po. Ibidensya ako. Anak ng puso. Ay, dapat so, una mo sinabi yan, mami. Oo, oh, tanong naman ako. Oh, sige, mami. Oh, payag, go. Kasi po, yung sumunod, na-discover ko lang po, meron siyang fake account ng Facebook. Ha? Kung kailan tumanda, tsaka na, natuto mag-ano, ha? Opo. Para pong nga nagbibinata. Pagkatapos noon, dati po kasi pareho pa kami ng password sa phone. Oo. Until ako po yung, siyempre, ako na nga po yung nakakakutob. So, nag-iba po ako ng password ko. Nag-iba ka ng password mo? Apo. Eh, bakit ikaw nag-iba ng password? Siya may ginagawa. Eh, kasi po pinakakilaman niya yung phone ko, paano ko makikita yung fake account niya? Paano kung ang isipin naman niya kaya ka nagbago ng password ikaw may ginagawa? Wala po, alam naman po niya eh. Hindi ako. Malinis naman po ako. Wala naman po akong ginagawa. Sige. Okay, tapos po, ano ebidensya na kuha niyo po? Tapos nakita ko po na meron siyang fake account. Nagulat ako. Nagsashower po siya nung nakita ko. Tapos yun, nakita ko po yung fake account niya na may kasama pong words. Ang daming picture. Pinapadalan siya? Hindi po. Magkasama po sila. Ah! They've been going out! Yes, diba po bongga? Actually, bongga. Eh, ikaw nagsabi bongga, oh, bongga. Pero mami, ang tanong dito, tawag nito, did you confront him? Hindi po muna. Kasi nagulat ako. Kailan mo nalaman ito, mami? 3 years ago po. Ah, 3 years ago. Siguro naman, by this time, na-confront mo na ngayon. Kinonfront ko po siya nung nakuha ko po yung number ng girl. Oo. Oh. So, kumbaga, pinirepair mo muna yung mga ano? Yung mga... Opo. Kasi gusto ko pong ipakita sa family niya. Ayoko pong lumabas na parang... Nagbintang ka lang. Ako, oh. Parang correct. Opo. Oh. Kumbaga, gusto mo na konkreto so, lahat. Yung pagpag nilatag mo sa harap niya, hindi siya makakalusot. Opo. Oh. Sige, tapos. Oh. Ayun, until one day, nagpapaalam na po siya. Na,
may gagawin daw po siya sa work. Mm. So, nawawala po siya ng 3 days, 2 nights. Mm. Wow, 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 wow. Parang nag-resorts lang ha. 3 days, 2 nights. Po. Oh, ayop. Opo, nagtataka po ako. Every month and same date. Every month, same dates. And he will be away for 3 nights. Napatilis po niya. 2 nights, 3 days. Yes po. Hayop, may mansari sila. Opo. Kung kailan magising kwenta na, nagmamansari pa. Hayop! Opo. So, yun. Until nakita ko nga po, ang dami po na na-picture. Tapos kinuha ko nga po yung, nakuha ko yung number po ng girl. Tinawagan ko. And then, umamin po yung babae sa akin. Ano sa, kaya, gano'ng katagal na raw po sila? Like 2 months pa lang po, bago pa lang. Eh, ba't bago pa lang na mahuli mo? Opo, 2 months. Okay. Sige. All this chaos, mami, happened 3 years ago. Ha? Huh? Mami? Opo, andito po ako. Ah, opo. Everything, itong kinikwento mo, all this chaos, nangyari to 3 years ago po. Mm-mm. Okay. How are you today? Not good. Kasi meron pong bago ulit. Anak ng pusa ko, ting. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw din. Correct po. Ano po nahuli? Hindi naman po kasi. Oo. Oh. Hindi naman po kasi sa pag-aano po. Hmm. Gwapo po kasi yung asawa ko. Ah, medyo hawigan ko po. Opo. Mas bogey po siya. Palastikin niyo na po ako, please. Kasi talaga may tsura po talaga. Opo. Oh. Yun ang bad trip, no? Alam mo, buti na lang may mga gwapo matitino. No? Opo. Ina-idol ko po yung mga ganun. Hindi ko alam kung ilan kami. Pero hindi ko alam. Hindi ako sa gwapo pumasok. Pero... bakit ganun po? Parang unfair. Kasi binigay ko naman po lahat. Pero parang hindi na kontento. Hindi ko po alam sagot dyan eh, mami. Honestly. Honestly, hindi ko po alam kung ano sagot. First time ko itong tumawag. Pero po, kasi hindi ko na po alam kung sino po yung nakausapin ko. Kami ganito, ano, I will be very, very, ano, I will try to at least, hindi mo very, but I will try to at least be objective sa'yo. Kaya lang, when it comes to emotions, objective po ito. Ano? Ano, kwento mo na, ang nahuli mo itong latest. Ano po nahuli mo? Nakita ko po ulit. Facebook po niya ulit. Mm-hmm. And then, ano po, tinawagan ko po ulit yung girl. Same girl or different girl? Different. Ah. This is the latest one. Okay. So, younger din po. Mas 30s din. So, yun po. Sinabi niyo po sa girl na iulay na daw po siya. Malapit na, no? Hindi ko po alam sa kanya. Pero magkasama po kami sa isang buong. Pero hindi na kayo okay? Minsan po okay, minsan hindi. Hindi kayo okay, mami. Nag-uusap lang kayo, but minsan hindi kayo nag-uusap. Iba yung okay, nag-uusap po hindi okay kayo. Hindi kayo okay, di ba? Ang definition mo ng pagiging okay, when there are days that you talk, feeling mo okay kayo. Pero you are never generally okay. Kasi alam mo niloko ka eh. Opo. Di ba? Opo. Okay, mami. Nagigits na kita. Ano? After 3 decades of being with this guy started to, you know, lose his sense of value for you. And masakit maybe yan, ano? Maybe because married young. Oo. Kaya ngayon po, para siyang ngayon siya nag-get. Mami, hindi pa rin ano yan. Hindi pa rin yan katwiran. Ano? That will never justify, it will never justify the pain that you feel right now. Correct.
Sabi ko nga po sa kanya, ako yung naghihirap, iba yung nakikinabang. Hindi pa siya sumagot. Okay. What's your question, mami? Ano po bang gagawin ko? Makipag-iwalay. Mag-stay pa po ba ako? No. That's an easy question. That's a very easy question. Pero, ewan ko po, kasi nag-hold back po sa akin yung mga anak ko eh. Sabi ni Ate Lani, mag-stay ka na lang daw. Gita rin. Nalawa ko kasi ako sa dalawang anak ko. Ganda kami, ano? Alright. Yeah. Ganda kami, ano? If the only reason why you want to stay ay dahil sa mga bata, it's the wrong reason. You are now... Ang hirap po kasi... Listen, I'm going to do a monologue for you and I want you to listen carefully. Are you ready? Okay. You are 42 years old. Tama, mami. This isn't the first time that he cheated on you. I'm sure what happened 3 years ago wasn't the first time. You can tell me all you want. No, it's the first time. Maybe it's the first time you caught him. Kasi ganito malakas ang loob niya na gawin ito kahit alam mo na may ginagawa siya and yet he won't stop, di ba? And what he did, he resorted to not talking to you na lang kasi hindi mo na siya kukomprontahin eh. So wag ka na lang niya kausapin. No, ganun na lang ginawa niya, mami. So, he's lost yung kanyang respeto sa'yo, yung regard niya sa'yo as a woman, as a wife, as a human being. And that's very, very wrong. That's actually a very, very bad thing to happen. Now, ganito, mami. I know. I can feel it. No? If you're telling me tonight, ang tatanging dahilan, Papa Jackson, kung bakit ako nandyan sa bahay niya dahil sa mga anak ko, it's the wrong reason. You are 42. If you allow this guy to continue and keep on cheating on you all the remainder days of your life, what will happen? You grow old to be 50 and be a sad old woman? You grow old to become 65 and regret that when you were 42, you had the chance to start a brand new life. You may be shattered. Diba? For after 3 decades, hiwalay ka. It will shatter you. Wasak ka niyan. Diba? But at least you give yourself the gift to rebuild yourself. If you stay, every day wawasakin ka niya. Pili ka, the chance to rebuild yourself or every day wasakin ka niya. Let's try to state the obvious. Mami, wait lang. Let's try to state the obvious. Alam natin na a part of you iniisip na pag umalis ba ako sa bahay namin, pag hinabol niya ako, babalik ba ako sa kanya? Of course, the answer is yes. Pag hinabol ka niya, maybe some people would realize, diba, ano ang value ng taong kasama nila pag nawala sa tabi nila. I would hope from the bottom of my heart na pag dumating yung time na may na-realize siya, mami, ready ka pang tanggapin siya. I hope hindi ka pa nag-umbisang. Ginawa ko na po dati yun. But bumalik ka kasi, kaya ka ganyan ulit. Yan ang lalaki. Hindi mo ako kaya mawala. Sinundun niya po kami. I know, mami. Diba, kasi kung talagang ayaw mo, hindi ka babalik kahit sunduin ka pa, kahit kasabi mo rin pang sundo sa'yo eh. Kahit nasundin ka ng hovercraft eh. Iyakala ko po kasi magbago siya eh. Nagawa mo na dati. Gano'ng kakatagal na wala dyan? A year. Okay. So nawala ka for a year. Tama? Mm-hmm. So, ibig sabihin, mami, this time around, ginagago ka na naman niya. Alam niya na pwede ka mawala kasi ginawa mo na. Tama? Opo. Pero ginagawa pa rin niya. So what does that say? Pwede siya mawala ka. Sorry mga pangga, alam nyo, ito yung pinakabulok na narinig ko sa mga nakakatanda sa akin. No? I've learned so many lessons na sa mga tatanda, pero meron akong inaayawan. Yung linyang, at least sa'yo umuuwi. Tigilan nyo po yan. Oh, sa lahat po na nagsabi niyan, alam mo may mga nanay akong kilala, they tell that to their daughters, ayaw mo na nak, mabayro ba ang asawa mo? At least sa'yo umuuwi. Pag sinabi niya kay nanay niyo, pagkasabi sa nanay niyo, bobo nanay niyo. Ha? How dare you tell that to your daughters or to someone? At least sa'yo umuuwi. As if you invalidate the pain that woman is experiencing every day. Ay, alam mo, mami, itong mundo na to, minsan may mali sa mundo natin eh.
Pag babae ang wasak at umiiyak, normal. Kasi kaya nyo, lalakas nyo eh, emotionally. Pag kayo ang wasak, normal. No, it's not a news story. Hindi siya news. Pag babae umiiyak, pag babae ang wasak, aniloko, ah, babae yun, ganun lang, ending. Pero pag lalaki aniloko, grabe naman yung babae, niloko. Parang normal, ayokong tanggapin nyo po yan. Pag kayo niloloko, walk away. Put on some value for yourself. You know, the biggest thing that we can teach other people to give back to us is respect. Ulitin ko, the biggest thing that we can teach other people that we are going to benefit from is respect. Yan lang tanging bagay na pwede mong ituro sa kanila at babalik sa'yo. Wala nang iba. Paggalang, respeto. And you tolerating your husband. Mami, you can tell me all you want. No, I'm not tolerating him po. You are. You are. Alis ka na dyan? Kasi po, ewan ko po, hindi ko po maturuan yung sarili ko. Hindi mo kailangan turuan, mami. You are going to learn every step of the way kapag alis ka na dyan. Tawa ako sa'yo. E paano po? Nakakaawa ka? Paano po yung mga anak ko? Kung ayaw po nila ako palisin. Ah? Mapaliwara yung mga anak ko. Kung iiwan ko sa kanya. O, sama mo? Sinama ko na nga po dati. Ganito, mami, ano? Didiretsahin na kita, mami, ano? Mami Sheila, tinawagan mo ako. Ibig sabihin, you cannot decide for yourself. Tama, mali? You called my show at kung ending nito, you are just going to justify the stupidity of your husband. Ay, tawag kasi abang istasyon. Ano ang mangyayari sa atin kung ang ending nito, mami? Ba, nag-usap tayo ngayon. Tignan mo, sineserbon lang kita, 42 ka na. Ano ang ending nito? Pagbukas, makalawa, next month, di ba? The next 6 months, in the next year, nandiyan ka sa posisyon na yan. You will be still, di ba, in the same misery. Ano, tulong ko sa'yo? It's either you try to honor what I'm telling you now, or eto na lang sabihin ko sa mami. Ready ka na? Opo. Tataga mo ang kalooban mo, mami. Tiisin mo na lang at least ayaw mo uwi. Gusto mo yan? Kasi yun, that's the other end of the spectrum. Hindi po. Oh, malis ka na dyan. Saya-saya ng buhay. Ulitin ko, mami. You are gonna grow old. Huwag ka nang umuwi dyan. Madaling sabihin na lalaki lang yan. Pero at this time, kailangan mo siya lalaki lang yan. You embrace the life that you have in front of you. Alam niyo yung pagod na kayo sa work, pero gusto niyo na magpahinga pag-uwi. Pero yung pag-uwi niyo, parang kasama niyo stranger. Ayaw kitang i-confirm. Alam ko po yung pakiramdam, pero alam mo yung mga taong ganyan yung ano, mami, yung ganyan yung salita. Alam mo yung pakiramdam. Ang dating kasi parang gusto yung maging hero kayo dito. Anong gusto mo sabihin kasi, mami? Ang galing mo. Ang tatag mo. No, I am not going to dignify, diba, the pain that you feel because you tolerate your husband. I will not dignify that. Alis ka na dyan. Siguro, hold back lang po sa akin kasi po, hindi naman, galing po kasi ako sa ano, broken family. Hindi po buong pamilya. Kahit wala akong pakialam. Mami, alam mo may ganyan. Wala akong pakialam. Ganyan pa kay impyerno. If you are suffering from something you don't deserve, you walk away. Period. Alibay. Galing po ako sa buong pamilya. So ano? Ang gusto mong gawin natin dito, mami? O galing, i-maintain mo yan? Kahit nasaktan ka? Bakit? Buo ba kayo? Sabi mo nga sa akin, buo ba kayo? Not because you go home to the same under the same roof and you open the same door and you share the same bed doesn't mean buo kayo. Buo ba kayo? Wasak ka. Buo ka ba? Hindi po. O pala eh. Alis ka na dyan. Ulitin ko yung sabi ko kanina, mami. Ano? You do not want to grow old. Diba? To become an old lady. When you turn 55, 60, 65, and look back and tell yourself you had the chance to repair yourself when you were 42 but you chose otherwise. Ganito gagawin natin, ha. 42 ka ngayon. Sige, stay ka dyan. Diba? Kasi I'm telling you this because I am a guy and I know for a fact that if you tolerate us,
Hindi kayo magbabago. Tolerate mo kami, ba't kayo magbabago? Alam ko yan, mami. Lalaki kami. Sorry, boys. Pero lalaki tayo. Alam natin to. O, sige. O. Tolerate mo yan. Next year, after a year, tatawag ka sa akin ulit. Papa Jackson, last year, keme-keme, eklat, hindi pa rin nagbago. Ano nawala? Wala, alam mo kung tangin nawala? Time. You lost a year of your life, diba? Which you never regain. Tama po. Tama na yan. Mag-networking na lang tayo. Ano daw? Pero plan ko po kasi iba na ito sa kanya this time yung dalawang anak namin para magkatanong po siya ng obligasyon. Well, that part ayoko na makialam. If it will make you feel that you are free, you want to travel the world, you want to become a hobo. Alam mo, hobo? Hindi po. A wanderer, di ba? You want to do that? You want to rent a house by the beach, di ba? And live by yourself? If that's more peaceful for you, go ahead and do it. At least you take control of your own happiness and you manage your own life. Kaya kanoon ko naman po yung mga anak ko na dadalawin ko na lang po sila. Okay, go ahead. Supportahan kita dyan. Kahit saan, basta hindi ka nasaktan. Last time po kasi sinama ko po yung mga anak ko. Pero parang nalang po siyang lumigaya. Siyempre wala po siyang responsibilidad. Ulitin ko kami, ano, kahit saan, basta masaya ka, di ka nasaktan. Kahit saan. Do you deserve to be happy for loving this guy, for giving your all to him for 30 years? Do you deserve to be happy? Sagutin mo. Do you deserve? Apo. Is he making you happy now? Gusto ko rin po talaga. Is he making you happy now? Is he making no. you? Do you think may respeto pa siya sa'yo? Wala na po. Do you want that kind of life? No. Okay. Alam ko, marami sa inyo magkasabi na madali sabihin niya, BPJ. Diba? Kasi hindi ko na sitwasyon niya. Yeah, I agree with you. Madaling sabihin, mahirap gawin ito. Pero hindi imposible. Wala kayo. Ngayon po, naghahanap naman po ako ng madilibaran ko. Kahit ako lang. Yan. Tapos may request ako sa'yo. Ready ka na ba? Total, nagkasundo na tayo. May request ako sa'yo, ha? He is the father of your kids. Tama? You were with him for 30 years. Ganito gagawin mo, ha? Ayoko kasi magbitbit ka ng ano yun, ng animosity at saka galit sa lunchbox mo, ha? Ayoko na pag umalis ka dyan, ang premise ng utak mo, ang horizon mo, is that aalis ka ng wasak. Gusto ko, when you walk out the door, ang horizon mo, mag-uumpisa ka ng panibago. Sometimes, it's all about mindset. No? Pag ang mindset mo na palis ka dyan, nawasak ako, I spent 30 years of my life, nasayang. Wasak ka niyan, hindi ka makapag-umpisa. So gusto ko na pag, when you walk out the door, ang horizon mo dapat, you are starting a brand new life. You have to be excited. There will be tears, you'll be sad, but you have to at least have the mindset that you are going to start a brand new life. Alright? Meron akong kahilingan sa'yo. Ari, handa ka na ba? Yes, po. Bago mo gawin ang lahat ng ito, mami, I want you to go to him and talk to him. Palayayin mo siya na maayos. Humingi ka ng tawad, baka meron kang nagawa sa kanya, kaya siya walang iya sa'yo. Baka humingi din siya ng tawad sa'yo. And pasalamatan mo siya. It's not only that it's not only your 30 years, it's also his 30 years. Kahit saan ang gulo mo tignan to, I know you can tell me all you want. 30 taon ng buhay ko inalay ko sa kanya. He did the same. Yung nga lang, you are the better part of it. Palayain mo siya na maayos. Yakapin mo. Pasalamatan mo siya. Try to let go of this guy nang walang animosity. It's very, very difficult to do. But it's not impossible. So you go ahead. You go to him and tell him. Diba? Wala pong gabi na hindi ako umiyak. Well, if you don't... Para lang po makatulog. If you don't leave the house now, mga 1 year, 364 and 1/4 days.
iyak ka. Di ba? Nasa yan. Pero mami, pag alis mo, sabi mo sa kanya na maayos. I'm letting you go and I'm setting myself free. Palayain mo na sarili mo. You are 42. It's never too late. You are young. You are young. Si Morgan Freeman nga, naging artista. 50 plus na siya. Alam niyo ba yan? Napakasikat niya. Oh. Naging artista siya na sikat. 50 plus na siya. Diba? Sabi ko naman po yun sa sarili ko na I deserve to be happy naman. Kasi mabuti naman siguro akong tao. Tapos anong sabi sa sarili mo? Weh. Gumano? Kasi wala ka namang ginawa eh. Kasi kung sinabi mo nga wala ka namang ginawa, gagawin sarili mo, weh. Hindi po. Kinawa ko na nga po dati. Umalik ka. Sabagay. Mami, kumbaga, hindi naman, we cannot take it against you. Ano? Kasi kung dati, umalis ka ng 1 year, sinundo ka niya, siguro naisip mo na, finally, na-miss niya ako. Kaya bumalik ka, di ba? Di ba, mami, no? Pinapadaan, di naman po niya sa akin sinabi ng direct. Pero, pinadaan niya po sa mga anak namin. Dapat direct nga eh. Dapat nga hindi mga bata. Eh. Hindi niya po kaya eh. Kaya kanya mga babae eh. Hindi sa hindi niya kaya, hindi niya gusto gawin. Pero doon po, tiklop eh. I mean, hindi sa hindi niya kaya. Hindi lang niya gustong gawin. Pwede bang hindi niya kaya? He's been the man of the house for 30 years. Pwede bang hindi niya kaya? Pag-uusapang seryoso na po, may iwas eh. Kasi may iniiwasan. Ganda kayong mga lalaki, pag-usapan seryoso, mami. At alam namin may katwirang kami at malinis ang aming pagkatao, mag-aaway tayo, dito hindi ka maalis. Oh! Bit-bit ko, yagba ko. Pag-tama ako, ha? Oh, bit-bit ko, yagba ko. Totoo! Pag-tama ako, why am I gonna walk out? No, hindi ako maalis. Di ba ako? Oh. Diba? Ang gawin niya. Makikipag-duel ako sa'yo. Bakit po diba? Kasi alam niya, he would rather avoid you kasi wala siya may sasagot sa'yo. Talo siya eh. Diba? Mami, we are past, diba? We are way past that point. Kung naawa siya o hindi, that's no longer the right question. Alam mo na ang sagot dyan. The answer is no. Stop asking the wrong questions. You will always get the wrong answer. Ang galing ko sa part na yun. Stop asking the wrong questions. You are gonna get the wrong answers. Yo. Sige po, tatawag po ulit ako sa inyo pag naalis na ako dito. Kung hindi ka pamalas dyan, huwag ka tumawag dito. Mag-aaway lang tayo. Makasabihan lang kita ng bukas. Parada ng mga taka, sumama ka. Gagano'n ako sa'yo. Pasensya ka na kung medyo straightforward ako. Tignan mo, alam mo ganito, ano, mami? After ng usapan natin, balikan mo yung Facebook live ko, ha? Balikan mo, okay? Apo, apo. Pakinggan mo kung paano ka magsalita. There's no joy in the way you talk. Wala akong mahagilap na saya sa pagsasalita mo. Ang lungkot mo. Listen to yourself. Listen to yourself, mami. Pag dumating sa punto na ang buhay natin na effort na para tumawa ka, yung kailangan mo na mag-effort, yung kailangan mo na mag-inom para maging masaya, makalimot, bahagya, maybe you are in the wrong company of people. Alis na tayo. Listen to yourself. Kausap, nakakatawa akong tao, dapat mapatawa kita eh. Gusto mo joke? Ah, Michelle, gusto mo joke? Sige po. Bogey ako. Hindi ka natawa? Ito po yun. Hindi joke. Hindi joke yun eh. Totoo po yun. Oh, gusto mo isa mas matinding joke? Kasi totoo po yun eh. Sabagay, hindi ka natawa. Gusto mo matinding joke? Gusto mo? Sige po. Maganda ka. Totoo po yung pogi kayo eh. Hindi ka pa rin natawa! Tumawa na po ako. Ano ba yan? Joke yun eh. Pinapalo ko po kayo sa Facebook. Pwede po ba akong mag-message sa inyo doon? Go ahead, mami. I will not promise I can reply agad-agad, but I try to. Sige po. To keep you updated po. No, you call the show. Alright? Ang hirap nga po pumasok. First time ko po ito eh. Basta message mo ako or keep on trying, alright? I wanna know what happens, alright?
Okay? Okay po. Thank you for calling. Thank you po. Salamat sa pagtawag, ha? Opo, thank you din po. Please. Thank you po sa time nyo. Okay, bago tayo maghiwalay, no? I want you to remember two things. Number one, I always say this, the best help is self-help. You believe? Opo. Okay. Pangalawa, to be happy is a choice. You agree? Opo. But, to be happier is also a choice. Wala ka nga sa category na yun, happy tsaka happier. Right now, you're shattered. Wala po. Whenever we are shattered, we are given the opportunity to reinvent ourselves. I hope that when you do, I hope you morph into becoming the best version of yourself. Alright? Okay po. Thank you for calling. Thank you po sa time nyo. Thank you po. Bye-bye. You're the best po. I know. Ayan, napatawa niyo na po ako, ha. Sorry, nahama kay Chico. Si Chico napaka-humbug kasi niyan eh. Nandiyan si Chico. Salamat sa pagtawag, ha. Thank you. Thank you rin po. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Hay nako. 721-2429 Pangawi, number 106.7 Energy FM. Pangawi, kung sabihin radyo, sabihin mo.